Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Higit 40 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang dayuhan sa NAIA. Ayon sa Bureau of Customs at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, aabot po sa 6 na kilong shabu ang isiningit ng pasahero sa pinakailalim ng kanyang bagahe. Inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency ang naturang pasahero na isa umanong Malagasy national sa Africa at dumating mula Hong Kong. Matapos ang follow-up investigation sa sailalim sa inquest proceedings, ang dayuhan. Samantala, upang mailapit ang serbisyong medikal, isang super health center ang itatayo sa malalayong lugar sa Pagidnon sa pakikipagtulungan ng Department of Health, lokal na pamahalaan at ni Senator Christopher Bongo. May report si Bernadeth Ipan ng Philippine Information Agency. Walang katumbas ang tuwa ng mga taga-barangay Bakusanon sa bayan ng Pangantukan, Bukidnon dahil anila sisimula na ang pagpapatayo ng Super Health Center. Sa tulong nito, di na nila kailangan pang pumunta sa malalayong ospital para magpagamot. Pinangunahan ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang groundbreaking ceremony sa itatayong Super Health Center kasabay ang pagbigay tulong at hatid serbisyo ng gobyerno. Katuwang ang Department of Health, giit ng senador, mahalagang mamuhunan sa sektor ng pangkalusugan. Ang malasakit center, malao na it's a one-stop shop ang malasakit center. Nasa sulod na sa ospital ang upat ka ahensya sa gobyerno, PhilHealth, PCSO, DOH, DFWD, na matabang sa ilangang hospital billing. Kaling Super Health Center is a medium type of a polyclinic. Mas dako lang siya sa rural health unit, mas gamay sa ospital. Pwede din ang birthing facilities, panganganak, dental, laboratory, o pwede po din gamiton sa pagpapabakuna, hindi lang kontra COVID, pati sa mga tiglas. Muli siya ibutang sa mga strategic areas para iduol ang serbisyo. Inaasahang mas marami pang itatayong mga super health centers sa buong Northern Mindanao ngayong taon. Sa Region 10, daghan sa Bukidnon, sa year 2023, na ay Unom, sa Cagayan de Oro, 4, Lanao del Norte, 3, Misamis Occidental, 2, Misamis Oriental, 5, sa year 2023. Daghan na siya nakakalat na siya sa mga strategic areas sa Tibok Region 10. Ayon naman kay DOH 10 Regional Director Jose Liacuna, itong Super Health Center ay isa sa inisyatiba ng Universal Health Care Act. Ang gusto under this Universal Health Act initiative na among iduga ang serbisyo padungol sa mga tao. O sa rural health unit extension din layo sa poblasyon, at samantala, nagpasalamat naman si 4th District Representative Laarne Roque kay Senator Go sa proyektong ito para sa kaniyang distrito. Ako kaayo, ako nalipay, na groundbreaker sa Super Health Center diri sa atong distrito na dinadiri sa atong lungsod sa Kabantugan, diin walay government hospital. Makatabang o tapo sa gastuhan nato o pagtukod ni ating bagong Super Health Ako na pasalamat si Senator Bongo sa project diri sa Bakusanon nga para sa ospital sa mga pagdaghan ng mga katawhan diri mga pobre sa Bakusanon. Habang hinikayat naman ni Pangantukan Mayor Miguel Silva Jr. ang kaniyang mga kababayan na alagaan ang proyektong ito na bigay ng gobyerno. Ato ining pangdaon ayon kita kadang makaapin ini dili padang lungsod batagaan sa maong project. Bernadeth Ipan ng Philippine Information Agency Bukidnon para sa bayan. Alamin naman natin ang iba pang balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Roda Hernandez. Dagang salamat, Ryan. Gideklara na ang state of calamity sa tibuok probinsya sa Davao de Oro. Kinipinaagi sa sangguniang panlalawigan resolution number 0556-2023 nga gipirmahan ni Davao de Oro Vice Governor JV Tyrone Oy kaniadtong Marso 11. Gimo ang maong lakang tungod sa epektong gibilin sa nasinating sagunson nga linog sa Davao de Oro sa nilabayng semana. Niadtong Marso 11 sab nagdeklara og state of calamity ang lungsod sa Maragusan. Sumala sa LGU, maabot sa 1,041 ka mga pamilya gikan sa Barangay Palok ug Barangay Tandil ang apektado tungod sa nahitabong linog.
Samtang niyatong Marso 9, una nang nagdeklara og state of calamity ang New Bataan, sentro ang New Bataan sa nasinating magnitude 5.9 ug magnitude 5.6 nga linog kaniadtong Martes sa hapon, diin daghang mga gambalay, opisina ug establishmento ang nadangyos tungod sa sagunsong pagtayog sa lugar. Ginapangandaman na sa Davao City LGU ang seguridad pati na ang rerouting scheme matul sa Parada Dabawenyo sa Marso 18 nga may usa sa mga highlights sa nagapadayong selebrasyon sa 86 Araw ng Davao. Niyatong Biyernes, gipailaom sa coordination meeting ang mga moapil. 260 ka mga contingent ang musalmot sa Parada Dabawenyo karong tuiga. Anaasab sa 400 ka mga personahe sa Davao City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO ang ipakatag atul sa mismong adlaw sa parada. Sumala sa CTTMO na andam na ang mga parade route. Ugarong semana nakatakdang manghatag og flyers ang CTTMO aron masayod ang mga motorista sa rerouting nga himuon sanglit pipila ka mga kalsada sa syudad ang pasiradan. Subling ipahigayon karon tuiga ang Parada Dabawenyo nga na Oktaba human gikan sila ang mga aktibidad sa araw ng Davao sukad tuig 2020 tungod sa hulga sa COVID-19. Cluster under the PSSO headed by retired Colonel Sir Angel Sumagaysay is really very supportive sa thrust sa atong government no, to provide a very safe and very secured na Parada Dabawenyo this year. These parades really attract so many people from other regions and other provinces. That's why ginastrengthen na mo ang culture of security by supporting your security sector. Gihin mo na ito na, kaya kaso nga dili sila maka, wala sila ma-inform, na sila during road clearing operation, ituwing na ito na. So mas maayon na lang yun na nga, wala tayo ituwing. No, di ba? At least ma-aware sila daan. Mukha to mga nagunang balita din here sa PTV Davao. Ako si Roda Hernandez, balik ka nimo Ryan. Daghang salamat nimo Roda Hernandez. Samantala, narito naman ang mga balitang dapat inyong abangan mamaya sa Ulat Bayan. Pagpatay ng isang lalaki sa kanyang ka-living partner sa Bukidnon sa pool sa CCTV. Sugar Regulatory Administration pinag-aaral ang ilabas sa merkado ang imported na asukal upang bumaba ang presyo sa merkado. At Bacolod City, target masungkit ang Guinness Book of World Record ng pinakamaraming kinasal sa isang lugar. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisiges. Magandang hapon.